What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel and for our today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa DSWD SAP Second Tranche Advisory o Verification of Details of Unserved Beneficiaries. Hi sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig Update, just click here to subscribe. Ayon po sa pinakabagong post ng Pasig City Public Information Office o Pasig PIO, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasagawa ng verifikasyon ng mga impormasyon ng mga benepisyaryo na hindi pa nakakatanggap ng second tranche ng DSWD Social Amelioration Program or DSWD SAP. Sa kasalukuyan nga po, ay marami pa rin po ang benepisyaryo ang hindi pa natatawagan, kaya naman minabuti na magkaroon pa ng ibang paraan para makumpleto na nga po at mas mapabilis pa ang ginagawang verifikasyon. At para naman po sa mga benepisyaryo na nasa listahan sa ibaba, kailangan nyo pong sagutan ang verification form na ito na matatagpuan sa link na ito. Ayan. Yan pong link na yan, pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office or Pasig PIO page. I-click nyo po yung link na yan para daw po sa mga benepisyaryo na nasa listahan sa ibaba at kailangan nyo pong sagutan ang verification form na ito. Okay, para malaman nyo nga po dun sa mga hindi pa na-verify ang kanilang mga SAC form daw o hindi pa kayo daw natawagan, you can check this link and then fill out the verification form for you to know kung para magkaroon din po kayo na para ma-verify kayo ng mga verifier na mula nga po sa PSWD. At para naman po sa iba pang detalye, i-click nyo naman po ang link ayon sa inyong barangay para ma-check ang listahan ng beneficiaryo na kailangang ma-verify ang mga impormasyon na nasa SAC form. Maipapakita po akong link ng kada barangay ninyo. So maya-maya nga po ay magpo-post po ako ng link ng inyong barangay. And all you have to do now, if you are watching right now in my vlog, you have to go sa Facebook page ng Pasig City Public Information Office and then click the link kung nasaan po ang inyong barangay para ma-access nyo po at para makita nyo po, halimbawa po, nandoon po ang inyong pangalan na ilagay po doon sa SAP Second Tranche Verification ng bagong ilog. And then if you see your name there na naka-input po, i-check nyo mabuti kasi usually may mga names po doon na walang middle initial or walang middle name. Usually M yung nakalagay, pero baka kasi may iba kayong mga kapangalan, 'di ba? Kunwari Juan Raymundo de la Cruz ang iyong pangalan, pero ang nakalagay doon sa SAC, ang nakalagay doon sa verification form ngayon is Juan R. de la Cruz. And then how will you know kung kayo po talaga 'yon? Malay niyo may iba pa kayong kapangalan, 'di ba, diyan sa Pasig. So you have to check, ha? I-check niyo po nang mabuti yung verification form na naandiyan, nandiyan sa link na 'yan ng inyong barangay, para malaman nyo talaga na kayo ang taong yan na mabibigyan or mabe-verify po. So ito yung sample ng verification form na mula po sa bagong ilog. Ayan, ang sample po ng list of unserved beneficiaries for bagong ilog. So as you can see, may number po dyan. Yung ID code po yung nasa left side, yung SST0000001. Then yung last name niya is nakalagay Alano, and then yung the first name, yung first name niya is Gresol, and then yung middle name is letter C, 'di ba? Kung ikaw po si ano, hindi ko alam kung lalaki ba 'to si Gresol or babae. Kung ikaw po yung taong 'yan and then nakalagay lang sa middle name is letter C, you have to check, 'di ba? Ano po yung ibig sabihin? Ano po yung middle name niyo na sina 'yan? So i-check niyo kasi baka mamaya may mga kapangalan kayo na nakatira din sa bagong ilog na 'yan. 'Di ba? So you have to check po. I-check nyo po 'yan na kung kayo po talaga 'yan, and then pagka na-verify nyo naman na kayo naman 'yan, and then
Mamaya po may ipapakita din po ako na verifier number na sa na nakatalaga po sa Bagong Ilog kasi may mga nagre-verify po kada barangay para mas madali nga po yung access. So mamaya-maya nga po ay ipopost ko din po yung verifier number na ginagamit po ng verifier ng PSWD and then tumawag kayo sa kanila or i-text niyo po sila tapos sabihin niyo po na kayo po si Mr. or si Miss Alano Greso tapos yung ibig sabihin nung yung middle name ninyo isama niyo po kasi nga kailangan talaga natin i-verify kasi it's a money matter. So pera po ito na 8,000 dito na galing sa DSWD SAP. So i-verify niyo lang yung name niyo doon para makumpirma talaga na kayo nga po 'yon. So iyan yung example nung list of unserved beneficiaries po na mula po sa Bagong Ilog. Okay, so at sa pagkakataong ito, ipapakita ko na nga po ang link ng inyong list ng inyong verification kada barangay. And all you have to do now, if you are watching right now in my vlog, pag na-check nyo nga po yung link na nandito, pumunta po kayo sa Facebook page ng Pasig PIO and then i-click nyo po yung link na naandoon para malaman nyo nga po kung nasa listahan nga po kayo ng verification. Para po sa taga-barangay Bagong Ilog, narito po ang inyong link ng verification. Ayan, then magtungo naman po tayo sa may barangay Bagong Katipunan. Narito po ang link ng inyong sub-second tranche verification. All you have to do now is just go to Facebook page ng Pasig PIO and then just click the link for you to know kung kasama po kayo sa list ng second tranche ng DSWD SAP verification. Okay, and then let's go to Bangbang. Narito po ang inyong link ng sub-second tranche verification. At narito naman po ang link para sa Barangay Bagong Buting. Narito din po ang link sa Barangay Kanyogan. At ang link sa Barangay De La Paz. Once again, all you have to do now is just go to Facebook page po ng Pasig PIO para malaman nyo po kung kayo ay kasama sa listahan ha, hindi sa mga nahuli, sa list ng sub-second tranche verification po ng inyong barangay. O, dito naman po tayo sa may Barangay Kalawaan. Ayan, okay, yung link po ng Barangay Kalawaan, ayan. And then pumunta naman po tayo sa link ng Barangay Kapasigan. Ayan, ito po ang link ng sub-second tranche verification sa Barangay Kapasigan. If you are watching right now, just go to Facebook page po ng Pasig PIO and just click the link para makita nyo nga po kung kayo ay kasama sa list ng verification ng sub-second tranche ng DSWD sa Barangay Kapasigan. Ito po ang link ng Barangay Kapitolyo. Ayan. Okay, kung ikaw naman po ay taga-Barangay Malinaw, narito po ang link ninyo ng sub-second tranche verification. Okay, alright, narito naman po ang link ng Barangay Manggahan para sa sub-second tranche verification. If you are living in Barangay Manggahan, all you have to do now is just go to Facebook page ng Pasig PIO and then just click the link for you to know if you are included. Kung kasama po kayo sa list ng sub-second tranche verification mula dyan sa Barangay Manggahan. And then pumunta naman po tayo sa may Barangay May Bunga. Narito po ang inyong link ng sub-second tranche verification. Ayan, narito naman po ang link para sa Barangay Orambo. Ayun no! Ayan, ito po yung link ng list ng sub-second tranche verification. Kung kayo po ay nakatira sa Barangay Orambo at nanonood po sa aking vlog ngayon, all you have to do now is just go to Pasig Facebook page ng Pasig PIO po and then hanapin nyo nga po ang inyong barangay doon and then i-click nyo po yung link na yon para malaman nyo nga po kung kayo ay kasama sa listahan ang second tranche ng SAP ng DSWD. Okay, ito po ay verification. Ang kailangan nyo nga pong gawin, uni-ulit ko nga po, ang kailangan nyo nga pong gawin is i-verify kung kayo po talaga yung pangalan na andyan. Dahil marami po tayong mga magkakatulad na pangalan, kung makita nyo po ang inyong pangalan na andyan, pero may kulang ng letter, o kaya naman yung middle name, hindi na ilagay, middle initial lang na ilagay nyo dyan, o kaya
Yung sa name nyo, may double letter, o kaya kulang ng isang letter. Yun yung kinakailangan nyo pong i-verify dyan kung kayo po talaga yung taong yun. And then right after nyo pong ma-verify, magpo-post po ako mamaya ng mga verifier number that na pwede nyo pong tawagan or pwede nyo pong ma-text. And then gusto ko lang po palang mag-shout out sa mga taga DSWD dyan na nagtatrabaho po sa ating mga PSWD Pasig City Social Welfare Department, at especially dun sa mga teachers po ng daycare. Sila po yung ilan sa mga nagbe-verify. Sila po yung ilan sa ating mga PSWD verifier na talaga namang maghapon na nagre-receive ng calls, nagre-receive ng inyong mga texts para maayos. If you wanna know kung bakit last week po eh hindi daw po kayo nakakatawa, hindi daw po nagre-ring or hindi, or minsan nagre-ring pero hindi agad nasasagot, kasi nagkakaroon siya ng nagsusunod-sunod yung mga tawag and text na pumupunta na nare-receive po ng ating mga PSWD verifier. Kaya yung minsan hindi agad nasasagot yung tawag ninyo or mga text ninyo, it's because nagsusunod-sunod, 'di ba? Nagkakaroon ng congestion doon sa pagpasok, 'di ba? Yung mga incoming calls, incoming texts na sa numbers na ibinigay po namin. Nagsusunod-sunod kasi yung dating, kaya minsan akala nyo lang hindi agad kayo natatawagan or walang sumasagot, just because may mga kausap pang iba or may mga ka-text pang iba. Ganit talaga pag may mga kausap na hindi ka muna kakausapin. Anyway, magtungo naman po tayo sa may taga-barangay Palate. Narito po ang inyong link ng sub-second tranche verification. Ayan po, all you have to do now is just go to Facebook page ng Pasig PIO and then just click the link para malaman nyo po kung kayo ay nasa listahan ng second tranche verification. Ang kailangan nyo lang gawin is i-verify po yung name na naandun kayo, kung tama ba ang spelling ng inyong pangalan, tama ba ang spelling ng inyong apelido, or tama ba ang spelling ng inyong middle name, or may middle name po ba doon na nakalagay. Kung wala po, mamaya nga po sa mga numbers na ipapakita ko sa inyo, you can talk, you can call and text those number para ipa-verify po na kayo mismo yung taong yun. And then just let's go to Barangay Pinagbuhatan. Narito pong link na para sa inyo. Okay, then let's proceed to Barangay Pineda. Ito po yung link na kailangan ninyong tignan sa list na yan. Oh, let's go to Barangay Rosario. Okay, here's the link. And then let's proceed to Barangay Sagad naman. Ayan, ang link na Barangay Sagad. Okay, let's go to Barangay San Antonio. Ito po yung link na para sa inyo. Inuulit ko po, kung ngayon lang po kayo nanonood sa aking vlog at hindi nyo nga po alam yung gagawin, yung link na makikita nyo, halimbawa ito sa may Barangay San Antonio, all you have to do now is just go to Pasig PIO Facebook page and then just click the link for you to know if you are included po dun sa list ng verification ng PSWD o bine-verify, kung kasama na po kayo sa mag-verify. And then all you have to do is check your name kung tama, check your surname kung tama, and then the middle name. Kasi ang nakalagay po dyan is the middle name, not the middle initial. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga kapangalan natin dyan sa kalugar natin. So, kapag ka nalaman nyo nga po na kayo nga po yung taong yan, mamaya ibibigay ko po sa inyong mga numbers na verifier number. You can call them and text them, tapos ipa-verify nyo po yung inyong mga name nyo doon. And then, let's proceed to Barangay San Joaquin. Ito po yung link na pwede ninyong tignan. Ayan. Let's go to Barangay San Jose. Okay. Let's go to Barangay San Miguel. Okay, proceed naman po tayo sa Barangay San Nicolas. At sa Barangay Santa Cruz. Ganun din naman po sa Barangay Santolan. Narito po ang link na para sa inyo. At sa mga taga-barangay Santa Lucia. At ito rin naman po ang link para sa mga taga-barangay Santa Rosa.
at sa mga taga-barangay Santo Tomas. At narito din po ang link para sa mga taga-barangay Sumilang. Ayan. At sa mga taga-barangay Ugong, ito po ang link na para po sa inyo. List ng sub-second tranche verification po sa barangay Ugong. At narito naman po ang link para sa mga various barangay. Ayan, bakit kaya may mga various barangay? Siguro hindi nila alam kung saan tagal sila o hindi ma-detect nung taga-PSWD kung saan barangay itong mga to kasi wala siguro silang nilagay. So ayan, kung sa tingin nyo po ay kung nandun, kung wala kayo doon sa inyong mga barangay, kung chinecheck nyo po dyan, limbawa taga barangay Ugong kayo, tapos alam nyo naman na may SAP form kayo, nabigyan kayo ng first tranche ng DSWD SAP, and then wala kayo doon mismo sa link ng inyong Ugong, i-check nyo po dito sa various barangays kasi baka nandito po kayo nakasama, baka kasi hindi nyo po nailagay yung barangay nyo po doon sa SAP form na inilagay nyo dati. Okay? Ayan. I-check nyo po. Ayan, nabanggit ko na nga po ang mga barangay, ang inyong mga barangay. Okay? So, uulitin ko po kung kayo po ay kaka-tune in lamang dito po sa akin channel. Ang kailangan nyo lang pong gawin para makita nyo nga po yung mga link na yan is just go to Facebook page ng Pasig City Public Information Office or Pasig PIO. And then, hanapin nyo pong inyong barangay doon and just click the link for you to know kung kayo nga po ay included sa list ng SAT Second Tranche Verification. At paano nyo i-verify? Pag tinignan nyo nga po yung link na doon, kamukha nga po nitong ipapakita ko nga po ulit sa inyo. Dito po tayo sa may barangay Ugong. Ganito po yung itsura ng list of unserved beneficiary for verification. Ito po yan. Nang nasa kaliwa po is yung ID code na may SST024606 at ang name po ay si Miss Aban, yung first last name niya Aban, yung first name niya is si Mary Ann, and then yung middle name niya is Abriza. Kung sa tingin po ni Miss Mary Ann Aban Abriza ay tama na po yung name na yan, okay na po yun. Okay na po yun. So pwedeng kong tumawag na lang po siya sa mamayang number na ibibigay ko, and then sabihin niyo, okay, verified na po yung mga isinulat niyo po doon, ako po yun mismo. And then magbibigay na lang po siguro ng mga prior information yung PSWD verifier kung ano po yung gagawin niyo at kung paano nga po kayo yung makukuha yung SAP na para po sa inyo. Okay, ganyan po yung ano style nun, ha. And then kung makikita nyo nga po dyan, may mga tao dyan din po na walang middle name. So kamukha niya ni Miss Agueyas Nenita L. So, ang sinasabi kasi is the middle name, pero ang nakalagay lang dyan is L. Paano kung may iba pang Nenita na nakatira dyan sa barangay Ugong? Diba? Kaya po pinapa-verify po sa inyo dyan, and kaya nga po pinapa-click sa inyo yung link na yan para malaman nyo nga po kung talagang kayo mismo ang taong yan. So yung ID code po, tandaan nyo po yung ID code na yan kasi yan din ang itatanong sa inyo ng mga verifier pag tumawag po sila sa inyo or kapag kayo ang tumawag sa kanila. At ito naman po ang tangi naming paalala at paunawa po sa inyong lahat, especially po dun sa mga Gino G at gigil na hindi daw sila tinatawagan. Eh, sunod-sunod nga yung tawag na dumarating. Gigigil ako sa inyo talaga. Hindi yung tawag. Tatnatat kayo, hindi gigil ako. Ha? Ito na nga po ang sinasabi nga po ng ating Pasig PIO at ng PSWD. Sa mga natawagan na ng mga verifier, gayon din sa mga na-verify na gamit ang kanilang SAC form, ay hindi na po kasama ang inyong pangalan sa mga na-post na ito. Ibig sabihin, ay tapos na ang update ng inyong mga detalye at hindi na kailangang sumagot sa verification form. Diba? Halimbawa, yung mga natawagan na daw o mga na-verify na daw last week, diba, nag-post din po ako last time. Ito po, yan yung vlog ko na yan, diba? Sinabi, tatawag nga daw po sila. Kung natawagan na daw po kayo, eh, you don't need na daw po natignan pa ang inyong mga pangalan dyan sa form na yan. At hindi na nga po nila sinama. Dahil natawagan na nga daw po kayo. Kung nais nyo daw pong makumpirma, eh, maaari nyo daw pong i-check ang listahan ng mga na-update na sa Pasig Social Welfare Department Facebook page. So, ayan po ang kanilang Facebook page ng ating PSWD. Ayan. Sa mga hindi daw po natawagan pero nakatanggap ng first tranche,
Ngunit wala pa rin sa listahan ng pangalan ay maaari daw pong tawagan ang mga numero na nasa listahan. So mamaya nga po ay ipapakita ko nga po yung mga numero na yon para isang flash tayo dito at makita nyo nga po yon, no? Magsisimula nga lang daw po ang pagtawag nyo doon sa mga numero na yon ay ngayong araw September 6 hanggang September 8. 2021 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So malinaw po ang pagsisimula po ng tawag sa mga numero na yan ay simula nga po September 6 which is ngayong araw Monday hanggang September 8 Wednesday 2021 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Huwag niya kayong tumatawag ng alas 6. May mga alas 6 tumatawag pa ng gabi tapos alas 10 ng gabi tumatawag pa. Nagpapahinga na nga yung tao eh. Ang inyo pong concern na ipapadala sa grievance team, kaya hintayin lamang po ang tawag o text na magmumula sa mga numero na 0961... ang huling number ay 17 at ang numero na 0961... ang huling number ay 15. Okay, at dumako na nga po tayo sa mga numero na pwedeng tawagan kung hindi pa natatawagan ng verifier at wala sa listahan, nakasama sa post na ito ang pangalan pero nakatanggap ng first tranche ng DSWD SAP sa mga taga-barangay Rosario, Manggahan, Kapitolyo at Kapasigan. Narito po ang numero na dapat ninyong tawagan. At kung ikaw naman po ay nakatira sa barangay Santo Tomas, Buting, San Jose at Malinaw, narito po ang mga numero na dapat ninyong tandaan at pwede ninyong tawagan. And if you are living to Barangay Katipunan, Barangay Pineda, San Miguel at De La Paz, here are the numbers na kailangan ninyong tandaan. At syempre, if you are living in Barangay Pinagbuhatan at Santa Rosa, here are the numbers na kailangan niyo pong tandaan. Kung kayo naman po ay nakatira sa Barangay Santa Rosa, Kanyogan, Ubong at Trombona, ito po ang mga numero na dapat ninyong tandaan at pwede ninyong tawagan o i-text kung kayo ay wala sa listahan na mabibigyan ng first tranche na nabibigyan ng second tranche ng DSWD SAP. Sa mga taga-barangay San Joaquin naman po, Bangbang at Sagad, narito po ang mga numero na dapat ninyong tandaan. And if you are living to Santa Lucia, Palatin, Sumila, Santa Cruz, narito po ang mga numero na pwedeng tawagan kung hindi pa natawagan ng verifier. At wala nga po kayo sa listahan na kasama sa post na ito ang mga pangalan pero nakatanggap ng first tranche ng SAP. And last but not the least, if you are living po sa Barangay Bagong Ilog, Barangay San Antonio, Barangay Maybunga, Barangay Kalawaan, at Barangay San Nicolas, narito po ang mga numero na dapat ninyong tawagan kung hindi pa natatawagan ng verifier at wala po kayo sa listahan ngayon na kasama sa post na ito. Ito po yung mga numero na dapat ninyo pong tandaan. Ayan, and that's it for today. Maraming salamat po sa inyong pagsama niyo po sa akin ngayong araw. Sana po ay marami po kayong naintindihan or naunawaan niyo nga po yung ipinost ng ating Pasig City Public Information Office. My goal is mabigyan po kayo ng genuine information sa mga hindi nga po nagbabasa ng post lagi ng Pasig PIO o sa mga ini-scan lang yung mga pinupost ng Pasig PIO. Eh, ito nga po, binibigyan buhay nga po natin, ini-explain nga po natin mabuti para mas maunawaan nga po ng ating mga Pasigenyo kung ano ba yung announcement na ipinapadala po sa atin ng Pasig PIO. At kayo pong muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!